Welcome back to my channel. It's me again, Red Aicardo. Kamusta po kayong lahat? I hope everyone's doing okay. Bago po tayo magsimula ngayong araw na ito, gusto ko lang pong mag-thank you sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you, thank you, thank you, thank you so much, guys. Mahigit 1,000 subscribers na tayo at patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga subscribers. Kaya naman, thank you, thank you, thank you so much, guys. Please continue to spread the love. Hit like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell sa baba para ma-notify kayo tuwing meron tayong bagong upload na videos. Huwag niyo na rin kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga social media accounts para plakado. At syempre, kung meron kayong mga challenges na gusto nyo ipagawa sa akin, meron kayong mga movie trailers o kaya naman performances na gusto nyo gawang ko ng reaction video o kaya naman mga beauty products na gusto nyo gawang ko ng review o kaya naman mga pagkain na gusto nyo i-taste test ko, i-comment down below lang ninyo yan sa ating comment section at babasahin ko yan at gagawang ko yan ng video sa mga susunod natin na mga uploads. At ayan na nga, ngayon ay mainit na pinag-uusapan sa social media ang dalawang house bills na may kinalaman sa pag-aaral ng mga kabataan ngayon na talaga namang nagkakaroon ng malaking debate kung dapat ba itong isabatas o hindi. At yon ay ang House Bill number 3611 na ang author ay si Deputy Speaker Evelina Escudero at ang House Bill 3883 na ang author ay si Quezon City Representative Alfred Vargas. Ano ba itong mga house bills na to? Ito yung mga house bills na nag-i-indicate na pag naisabatas na siya, ipinagbabawal na ang pagbibigay ng assignments sa mga estudyante from kindergarten to elementary to senior high school. Ayan. So, ano ba yung opinion ko sa house bills na ito? Matutuwa ba ako bilang isang public school teacher pag naisabatas na ito or what? So, gawa na natin ng reaction video kung ano nga ba yung aking opinion dito sa dalawang house bills na ito. Ayan, so unang-una, sumasang-ayon ako dun sa layunin ng dalawang house bills na yon. Actually, may existing policy ng Department of Education na kaming mga guro ay bawal nang magbigay ng assignment sa mga estudyante kapag weekends. This is to give leeway and to give time sa mga estudyante na magkaroon ng quality time, yung tinatawag natin na quality time kasama ng pamilya nila. So dun sa nilabas na house bills na ito na ang mga authors ay si Deputy Speaker Evelina Escudero at si Quezon City Representative Alfred Vargas. Actually, magkaiba sila ng content. But basically, yung pinagkapareho nila ay parehas na ipinagbabawal ang pagbibigay ng assignments. Totally, actually. So, unang-una, agree ako dun sa layunin na para mabigyan ng quality time tong mga batang ito, tong mga mag-aaral na ito, kasama ng kanilang pamilya. Kasi, iba pa rin kapag ang bata ay merong quality time at merong suporta na nakukuha sa kanyang mga magulang. Pangalawa, agree ako doon sa layunin specifically nung House Bill number 3611 na para hindi na magdala ng sandamakmak na libro at napakabibigat na mga instructional materials na mga estudyanteng ito sa pag-uwi. Kasi napansin ko din, actually ako as a public school teacher, napansin ko rin na nakaka-affect sa posture tsaka sa health ng bata yung napakaraming librong dinadala nila. So, hindi ko alam, parang may existing policy rin na hindi dapat iniiwan sa school yung libro. Hindi ko sure yun ha, pero alam ko kailangan talagang dalhin nila yung libro para ma-reinforce yung learning nila. Ngayon, ano ba yung mga worries ko dito sa house bills na ito kapag naipasa na siya? So, isa-isahin natin. Actually, nag-take down notes ako sa laptop ko ng mga ideas ko kung ano ba talaga yung mga worries ko dito sa mga house bills na ito. Unang worry ko is, ito bang mga kabataan ito, sigurado bang matututukan sila sa tahanan nila kapag ka nabigyan na sila ng time na nung tinatawag natin na quality time with their parents? Sigurado ba tayo na matututukan talaga sila? Kasi kapag wala na silang ibang assignments o projects na gagawin sa bahay, this will give them more time to do unproductive things. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng estudyante ay magiging unproductive, pero kasi yung chances na mas gumawa sila ng mga unproductive na bagay, like what are those examples? Una, yung paglalaro ng online games. Although hindi ko naman sinasabi na nakakasama ang paglalaro ng online games kung talagang mali naman natin maging professional online gamer talaga yung bata or what, pero kasi kung hindi rin matututukan ng mga magulang itong mga batang ito, mas malaki yung chances na makakagawa siya ng unproductive or worse, makagawa siya ng mga bagay na masama. So, yun yung unang worry ko. Number 2 na ikinaka-worry ko is,
dito sa batas, sa mga house bills na ito, kapag naisabatas na sila, ay maliwanag na binibigyan ng mas malaking responsibilidad ang mga magulang sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Now, my question is, ano kaya yung gagawin na hakbang ng government at ano kaya yung ipopropose na nabatas nitong mga author na ito ng mga house bills na ito dun sa mga magulang kung paano nila magagamit yung so-called na quality time? Paano nila mamamaximize yung quality time into not just, alam mo yun, doing their personal stuffs? Baka kasi yung mga magulang hindi rin nila alam kung paano nila i-integrate yung pag-aaral ng kanilang mga anak dun sa given na quality time na meron sila, lalong mapapasama yung oras, lalong masasayang yung oras, lalong mapapasama yung maganda sanang layunin ng mga house bills na ito. So I wonder, paano kaya natin mas ma-educate o mas ma-reinforce yung responsibility ng mga magulang given the fact na bawal na nga magbigay ng assignments ang mga teachers sa mga estudyante. So therefore, nagiging responsibility na ng mga magulang ang mga mag-aaral kapag sila ay nasa bahay na. Ngayon, ang problema is, how would they be educated? Ano ba yung guidelines na ibinibigay ng house bills na ito? Kasi wala namang guidelines na nakalagay. Ang question is, ano kaya yung i-create nilang hakbang o batas para tong mga magulang ay mas maging aware at mas maging responsable sa pag-aaral ng kanilang mga anak? Number 3 worry ko is yung tinatawag nating initiative at responsibility naman sa side ng estudyante. Dahil kapag ang bata ay binibigyan natin ng assignment at nare-reinforce yung learning, nabibuild sa kanila yung initiative na magpursige, mag-aral ng mabuti, at kailangan nilang tapusin yung mga task na kailangan nilang gawin. Now the question is, what if yung bata mas mabuild sa kanya yung pagiging tamad at pagiging irresponsable? Ano namang gagawing hakbang ng government dun sa bahaging yon? Kasi obviously, hindi na kontrolado ng isang guro kung ano yung gagawin ng bata outside the school. Kasi nga hindi na namin mare-reinforce yung learning. Now the question is, ano nang mangyayari sa literacy rate ng mga kabataan ngayon? Kasi it's given at kailangan nating tanggapin ng katotohanan na bumababa ang literacy rate ng mga bata. Now the question is, kapag umuwi na siya at alam niyang wala na siyang gagawing assignment, paano kaya mabibuild sa kanya yung initiative na dahil madali nang i-access ang internet, mag-aral siya gamit ang Google, o kaya naman mas mag-research pa siya o mas magbasa siya ng libro para doon sa mga susunod na lessons niya or para ma-reinforce yung naging learning niya sa araw na yon? Ano kaya yung guidelines na naman o ano na naman yung isasabatas o ipopropose na bill nitong mga authors na ito sa bahaging yon na hindi madidevelop ang initiative at responsibility ng isang bata? Number 4 na worry ko is yung grading system na ginagamit natin ngayon sa Department of Education. Obviously, performance-based and output-based ang grading system na ginagamit natin. So kung yung bata o yung mag-aaral ay hindi na mare-reinforce yung kanyang learning o hindi na siya magkakaroon ng advanced knowledge dun sa next lesson nila, obviously, magpuproduce siya ng mas mabababang level ng outputs o ng performances. So technically, mabibigyan namin siya ng mas mabababang marka. Now, the question is, anong gagawin natin sa grading system na ginagamit natin? Dahil obviously, pag ang teacher binigyan niya ng mababang marka ang bata o binigyan niya ng bagsak na marka ang bata, obviously, kailangan niya mag-explain. Okay lang yon kung meron naman kaming mga proof. But the problem is, ano na naman yung proseso na pagdadaanan ng teacher na napakarami niyang kailangang ipaliwanag kung bakit ganun lang yung binigay niyang marka dun sa estudyante given the fact na mababa na yung level ng performance na pinudus ng bata dahil nga hindi na nare-reinforce yung learning. Number 5 at pinakamalaking worry ko talaga sa mga house bills na ito, particularly yung house bill na inot na ang author ay si Quezon City Representative Alfred Vargas, which is House Bill number 3883, ay yung karampatang kaparusahan na makukuha ng isang guro kapag lumabag siya sa batas na ito kung ito ay may sasabatas man. At yun ay ang 1 to 2 years na pagkakakulong at pagmumulta ng hanggang 50,000 pesos. Gusto ko lamang pong i-clarify na ang mga
mga guro ay hindi rapist, ang mga guro ay hindi mamamatay tao, ang mga guro ay hindi kriminal. Hindi ba maaaring isabatas ang mga bills na ito na bibigyan na lamang ng proper training, proper orientation at information dissemination ng mga teachers instead of giving punishment para mo naman kaming ikinumpara sa isang tao na pumatay na karapat dapat siyang mapasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong, para mo naman kami ikinumpara sa isang taong nagnakaw, para mo naman kami ikinumpara sa isang taong gumahasa, o para mo kami ikinumpara sa isang taong gumawa ng masama. Well, in fact, you know for a fact that assignment is very important in the educational system and the educational process because ito ay nakakapag-reinforce ng learning ng isang bata. Kung gusto niyo siyang alisin, hindi niyo na kailangan bigyan ng kaparusahan ng isang guro kapag nalabag niya ito. Dahil maaaring magkaroon ng chances na ang mga guro ay mahirapan na mag-adjust dahil hindi namin matanggap na maaalis ito dahil ito ay isang vital part ng education process. So yun lang, sana naman inisip na ni Mr. Alfred Vargas yung kapakanan ng mga guro na instead na bigyan sila ng punishment ay bigyan na lang sila ng proper training at proper information dissemination. At para sa pagtatapos ng video na ito, para sa mga millennials, sa mga estudyante, sa mga mag-aaral na excited na maisabatas ito, ayan guys ha, mga estudyante, mga millennials, mga teenagers, ayan, wala na kayong rason para hindi makapaghugas ng pinggan, para hindi makapagwalis sa bahay ninyo, at para hindi makatulong sa gawaing bahay dahil wala kayong assignment na gagawin at wala kayong project na kailangan gawin. Pangalawa, wala na rin kayong rason para mag-sleepover at para maglakwatsa dahil walang group project at walang assignment na kailangan gawin during weekends. So, ayan guys, kung agree kayo sa lahat ng mga sinabi ko, comment down below. Kung hindi naman kayo agree, comment down below len. Okay lang sa akin yan guys, kanya-kanya naman tayo ng opinion. Yun na may opinion ko lamang bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan. Sana natuwa kayo sa aking reaction video. Kung meron kayong mga suggestions and comments, i-comment down below lang ninyo sa ating comment section. Huwag nyo rin kalimutang i-hit ang like at subscribe button at i-share na rin ang video na ito sa inyong mga social media accounts. Yun lang, sana makarating itong message kung ito kay Deputy Speaker Evelina Escudero and to Quezon City Representative Mr. Alfred Vargas. At sa lahat ng mga guro sa Pilipinas, sana naman maintindihan ng gobyerno na ang assignment is a vital or has a vital role in the education process. At kung aalisin man nila ang assignment, sana mas magandang remedy sila para mas ma-enforce at mas tumaas ang literacy rate ng mga estudyante natin. Dahil para saan ba't nagtuturo tayong mga guro kundi para rin sa mga batang ito. Yun lang guys, sana natuwa kayo sa video ko. See you guys sa next video natin. Bye!